Ayan po mga kaibigan, ayun, tignan niyo po, ang ganda po ng pag-process po dito ng paano magpadami ng isda. Ayan po yung maliliit. Ayan po, ibang klase naman po. Ayan, tignan niyo, may lumalabas na gatas. So, ang ganda na. Ayan o, nilalagyan lang ng gatas. Akala ko nga nung una, milk tea yan eh. So, ayan o. Ayan, nilalagyan po. So, parang ang sarap no. Kulay orange, tapos kulay puti. Parang imagination ko eh, parang milk tea talaga. Ayan po, nilalagyan po ulit. Bali, tatlong. Siguro yung mga ito yung mga lalaki. Tapos, babae naman po yung mga itlog. So, ayan guys. Ayan po. Ayan, pinupunasan po. Ayan po, pinupunasan na ayan. Para mawala po siguro yung mga basa. Basa-basa sa ibabaw. Ayan po. Ayan po, hinalo na po. O, sarap na muna. Tamang-tama sa summer natin. Sana, kala ko talaga. Milk tea. Ayan po, nilagay na po sa may tubig. Sinala po. Ayan po. Ayan po. Actually, hindi po pala salaan ito. Kala ko nga po, unang tingin ko, salaan. Pero, hindi naman pala po, may butas naman pong malaki. So, nilagay po siguro nila para hindi po magsitalsikan. Ayan po. Inuga. Tinatanggal na po yung mga dumi-dumi. At ayan po. Ano kaya ito? Ayan, sinasalin pala. Parang yung, ano ba yan? Yung mantika doon sa mga inasal. Parang ganun siya kanina. Ayan po yung mga itlog. Ayan. Ganyan po talaga ang pag-process pala. So, napaka kon naman sa ibang bansa, no? Madiskarte. Ayan po. Pag dito sa Pilipinas, hindi naman po yata ganyan ang ginagawa. So, ayan po, binibilang, tinatanggal po yung isa. O, naka-headset pa yung lalaki. O, napakahirap din po pala, no? Yung isang classifier. No? Ayan na po. Ayan, ang dami na po. Ayan, nilalagay na po sa lagayan. Ayan, ay, nilalagay rin sa ilog. Siguro, para siguro hindi maubos yung isda dun sa